Magandang araw po muli sa ating lahat, mga kapalong. Sa ikawalong episode ko po na ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa bambulput o tibak ng isang manok. Ano-ano po ba ang mga posibleng kadahilanan bakit nagkakaroon ng bambulput o tibak ang isang manok, mga kapalong? At paano po ba natin ito magagamot? Ito po ang one-time winner kong broodcock na Golden Boy Sweater, mga kapalong. 4 years old na po ito, mga kapalong. Baldado na po ang pakpak na ito. Ito po ang nagkaroon ng tibak, mga kapalong. Ito po ang gagamutin ko maya-maya lang. Ano po ba ang tibak, mga kapalong? Ang bambulput o tibak ng isang manok ay isang uri ng bakterya na namumuhay sa talampakan. Ano-ano po ba ang mga posibleng kadahilanan bakit nagkakaroon ng bambulput o tibak ang isang manok, mga kapalong? Una po sa lahat, kapag ang isang manok ay madalas nakakulong sa tangkalan, maaari pong sa flooring ng tangkalan nagsisimulang magkaroon ng sugat ang talampakan ng isang manok, mga kapalong. At kapag may sugat ang talampakan ng manok, ay posibleng naitatapak niya ito sa mga ipot na nakadikit sa flooring ng tangkalan. Dahilan para pasukin ng bakterya ang sugat na nasa talampakan ng manok hanggang sa umantong na po ito sa pagiging tibak, mga kapalong. Ang pangalawang kadahilanan po ay maaaring sa tinatapakan ng manok. Mula sa range, nagmumula ang tibak ng isang manok. Kapag ang isang manok ay nasa tipi, madalas itong lumilipad para dumapo sa dapuan ng tipi. At pag bumababa ang manok mula sa dapuan ng tipi, pagbaksak ng talampakan ng manok sa lupa, may posibilidad na magkasugat ang talampakan ng manok kapag hindi magandang bagay ang natapakan ng manok, tulad ng maliliit na bato o ano pang bagay na matigas na posibleng makasugat sa talampakan ng manok, mga kapalong. At kapag may sugat na ang talampakan ng manok, ay madalas niya itong may tatapak sa dumi na sa lupa. Dahilan para pasukin ng bakterya ang sugat sa talampakan ng manok hanggang sumantong na sa pagiging tibak, mga kapalong. Iyan po ang dalawang posibleng mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng bambulput o tibak ang ating isang manok, mga kapalong. Paano po ba natin ito magagamot, mga kapalong? Ito po ang mga gagamitin natin sa paggamot, mga kapalong. Basahang malinis, sabon, gasa, rugby, betadine, toothbrush, electric tape, alcohol, gunting at tubig, at antibiotic. Simulan na po natin ang paggamot, mga kapalong. Una po sa lahat, linisin po muna natin ng talampakan ng manok na may tibak gamit ang sipilyo, sabon at tubig. Ang pangalawa po ay punasan po natin ng malinis ang basahan ang talampakan matapos nating malinisan. Ikatlo po ay disinfect po natin ang tibak gamit ang alcohol. Ang ika-apat po ay pahiran po natin ng betadine ang pinakantibak ng manok at hintayin po natin to hanggang sa matuyo.
Ikalima po, tapalan ng rugby ang tibak ng manok. Ito po ang paraan para hindi na makahinga o mahanginan ang bakterya na nakatira sa talampakan ng manok, mga kapalong. Kapag wala na pong hangin na napasok sa bakterya na nakatira sa talampakan ng manok, ang bakterya ay kusa at uti-uti na pong mawawala sa talampakan ng manok, mga kapalong. Ang ika-anim po ay maggupit nga po pala tayo ng goma na korteng bilog, mga kapalong. Hindi ko po na isama kanina ito kaninang sa kauna-una kong pinakitang video. Tayo po ay maggupit ng goma na pakorteng bilog at itapal po natin sa pinakang tibak ng manok, mga kapalong. Ikapito po, balutin po natin ng gasa ang talampakang na may tibak. Ito po ang gasa, mga kapalong. Huwag po natin kahigpitan, mga palong, ang pagbabalot ng gasa sa paa ng manok. Ang ikawalo po ay itape po natin ng electric tape, gamit ang electric tape ang gasa nang para hindi po matanggal ang gasa sa talampakan ng manok. Huwag po natin kahigpitan, mga kapalong. Magsusubo po tayo ng antibiotic na ginamot nating manok na may tibak, mga kapalong. Magsusubo po ako ngayong araw na ito sa kanya ng antibiotic. Bukas ay hindi ko po siya susubuan ng antibiotic, mga kapalong. Sa susunod na araw na po ako magsusubo muli ng antibiotic sa kanya, mga kapalong. Alternate po ang pagsusubo ng antibiotic sa ginagamot nating manok, mga kapalong. Amoxicillin po ang ginagamit ko sa pagsusubo at sa paggamot sa isang manok na may tibak, mga kapalong. 3 linggo po o saktong 1 buwan po bago ko inaalis ang gasa nila sa paa para i-check ang resulta ng gamot sa tibak, mga kapalong. Makikita po natin ang resulta na hilom na ang tibak matapos ang 3 linggo o hanggang 1 buwan na nakabalot ng gasa ang tibak nila sa talampakan.
At kung sakaling hindi pa rin totally 100%, madaling ang tibak nila at sa tingin po natin ay may konti pa rin matirang tibak, ay muli po natin ulitin ang paggamot sa kanila hanggang sa tuluyan ng mawala ang tibak nila, mga kapalong. Tungkol naman po sa rizal o ipa na tinatapakan niya, ay magpapalit po ako every week ng ipa upang mapanatiling malinis ang tinatapakan niya, mga kapalong. At bago po muli matapos ang video kong ito, ay paki-subscribe, paki-like, paki-share ang YouTube channel ko, Papa On-On. Pakipindot na rin po ang notification bell, nang sa ganun po ay ma-update po kayo sa susunod po pong mga video. Shout out, Good Day Vlog TV, at kay Charles Mamuri ng Lumban, Laguna. Maraming po salamat sa ating lahat, mga kapalong. God bless.